Hello guys, good evening. This is Pinoy Tambayan Channel, no? Sa channel na to, marami tayong pag-uusapan na parang nakatambay lang tayo, no? Yung tungkol sa iba't ibang issues, concern, no? Pwede kayong mag-decide or mag-suggest kung anong gusto ninyong reviewin natin. So, pwedeng sa teknolohiya, edukasyon, travel, pagkain. So, maraming pang iba't iba dyan, no? Pwede natin itakel at all age kung ano yung mga gusto. So, ngayon, may isang nag-ano sa akin na mag-review daw ako ng mga accessories para sa mobile phone at tablets, no? Kasi sa dami na ng produktong lumalabas sa market, no, karamihan kasi nahihirapan na umorder, especially online, kung hindi naman nila alam kung compatible ba to sa kanilang mga phone or tablets. So naghahanap kasi sila ng isang tamang hub na parang let's say yung tablet nila is maging parang maging substitute nila para sa laptop. So meron ako isang produkto na binili na think ko is very functional para sa mga tablet at phones, no? Bago ang lahat, no, i-likes natin and click the bell para mag-subscribe tayo para malaman natin yung mga latest na mga ipopost kong mga video. I-share nyo na rin sa mga friends nyo, sa mga kakilala nyo, para matulungan natin sila kung yung mga nire-release ko na video tungkol sa mga ganitong mga accessories is makakatulong sa kanila. So right now, ito ang napili kong produkto na i-review, ang Ugreen USB Multifunction Adapter. So this one is nabili ko sa Lazada and I think meron din siya sa Shopee. Hindi nagkakalayo yung cost nila. That's around 1,200. So meron din tong mga parang kalaban na brand like Beishoes or iba-ibang China products. Tsaka I think Anker, meron din silang ganito. But pagdating sa price range na hinahanap natin, I think this one is very suitable and competitive, especially sa kanyang function. So, ano bang maganda sa product na ito? Bukod sa low cost siya na product, meron siyang slot for USB 3.0 na tatlo, isang HDMI para pwede natin i-connect sa TV to our tablet. Then USB-C na ginagamit para sa power converter niya. It means na habang gamit mo siya, pwede mo siyang isalpak as charger mo. So meaning to say, kung ikaw ay nag-games, ikaw ay may hinahabol ng mga presentation, mga na ayaw maantala through malobat, so pwede mo siyang isaksak sa charger while using the function of the, of course, the hub. So USB-C multifunction adapter, ang specifications niya, ayan, mababasa natin. USB Type-C male compatible siya. So yung output niya, isang HDMI port, yun nga, tatlong USB A ports na, which is 3.0 specification na siya, and of course the USB-C power with PD protocol. So supported daw niya Mac OS and Windows. Pero ngayon, mamaya sa last part ng video ko, gagamitin ko siya as para sa mga Android, which is gagamitin ko siya sa Galaxy Tab S7 Plus ko. Okay. So hindi na natin patatagalin. Ito yung kanyang box. So actually tinanggal ko na yung product dito. So ito siya. So actually, ito yung laman ng box. So, ito yung packaging niya. Very, ano yung packaging niya? Very presentable naman as a China product. No?
course, yung hindi mawala sa every ano natin, every box is of course, lalo na pag mga accessories siya. So, meron siyang mga manual, of course, in different languages, at the same time, kung paano siya gamitin at ano yung mga functions niya. So, ito yung mga full manual niya. And yan. So, mapapansin nyo, 3 USB ports, 1 HDMI, and 1 PD power connector. So, yung power distribution connector niya. Okay, so supported daw niya, mouse, keyboard, and hard drive. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung talagang supported ba talaga siya. So, gamit yung mga matataas na mga gaming peripherals natin, like Razer keyboard and of course the Aportec Bloody Mouse. At the same time, 1TB na Seagate ang ipapakita ko sa inyo in the last part of the video. Okay, dito na tayo sa product mismo. Okay, yung product ito. Yan. So Ugreen. So like I said, 3.0 USB type USB slots. And of course, ito yung sinasabi ko na while using the hub, pwede nyo gamitin siya as a charger din. Dito nyo lang ikakabit yung USB Type-C nyo na charger from power supply. So, ayan. At ito yung metal na HDMI slot. Okay. And this one, ito yung mga sinasabi na compatible with USB Type-C. Ayan. So, this one from phone. Ito yung sa mga accessories itong hub na to. So normally even China ang gumawa sa kanya. So makikita nyo yung product na matibay siya, aluminum, then yung wire nya is medyo matigas siya but flexible. Pero hindi siya tulad ng wire na malalambot na madaling mabend, tapos pag nabend is napupunit yun dito, nasisira. So the product itself is gawa sa aluminum, covered with aluminum. So makapansin nyo, aluminum. Then I think this one is aluminum din, but yun nga lang is painted siya as, I think this one is black anodized and this one is anodized silver. So yung product itself is I think matibay, so walang problema. So kung 1 to 5, 5 is the highest, I give it a 5. Okay. Okay, so nagtatanong, may mga nagtanong sa akin bakit daw pinili ko lang 5 slot lang, yung 5 in 1 lang daw, bakit hindi ko pinipili yung mga 6 in 1. Meron pa is the 16 in 1 and the 19 in 1. I think 16 and 1 is from Vicious and 19 and 1 is from Ugreen. Sabi ko kasi magkano ang 19 and 1 is around 3,000 yata pesos, 3 to 4,000. Biruin mo 4,000, masisira lang ang isang system. Let's say masira lang ang isang ano is damay yung buong system ng hub. So let's say ang kailangan ko is for internet purposes na hub lang, from hub to tablet internet, of course yun ang gagamitin, iba gagamitin ko. Kumbaga siguro marami nga akong dalang hub, pero this one is not bulk pagdating sa lalagyan ng sa mga bag natin. So although meron nga akong let's say gamit na tatlong klase ng hub, and I think mas dependable na hindi pag nasira ang isa, sira na yung buong ano niya, buong system niya. That's why I use different hubs, but most likely ito yung ginagamit ko sa tab S7 flash ko, kasi minsan pag medyo tamad na ako magdala ng laptop sa presentation, and at the same time since presentation lang madaling i-operate kapag sa tablet lang. So of course mayroon naman na Microsoft Office ang supported ang mga Android at iOS. So doon ko na yung presentation ko. Pwede ko ikabit dito
wireless keyboard, wireless mouse, using dongle. So since that, since three slots yan. So normally, mouse, keyboard, and of course, yung hard drive. So this one is the charger. So possible mamaya, papakita ko sa inyo yung function niya lahat. So guys, kung may mga suggestion kayo, katanungan na pwede nyo nilang i-message sa baba. So pwede ko nang sagutin yun doon. Kung may mga gusto pa kayong malaman sa product or may hindi ako na-discuss. So guys, yun nga, sabi ko, yung mga gusto ng substitute for the laptop using this, the phone and the tablet, this product is, I think, parang isa mas have para sa inyo guys, especially ngayon na more on video conference tayo, video presentation, pati schooling natin is all about in video. So multifunction na hub, I think, is kailangan natin sa panahon na ngayon. So this one is nabili ko nga sa Lazada around 1,200. So yung link, I think ilalagay ko na lang sa video, doon sa baba. Mag-message lang kayo, i-reply ko yung link para makita nyo kung ano itong, kung saan ko nabili itong product na to. So guys, okay, let's go na natin doon sa trial natin kasi hindi natin malam kung functional nga ba to sa iOS o sa mga Android system. Ay, ang ano ko nga pala, so isa-separate video ko na lang yung iOS, siguro using yung latest ngayon na iPad Air 4. No? Kasi ang alam ko, ang iPad Air 4 is USB Type-C na ang charging port niya. So I think, mas maganda na doon ko ito i-review. So but now, gagamitin ko muna siya sa Android Galaxy Tab S7 Plus. Okay guys, let's go! I-test na natin. Okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na trial dun sa product na Ugreen na USB Type-C multifunction adapter. So HDMI 3.0 USB and USB-C. So this cost around 1,200 lang. And ang kagandahan niya is meron na siyang PD power connector. So as a hub and also as a charging na rin. So ito, bali sinubukan ko siya sa aking Galaxy Tab S7 unit. So ito yung Galaxy Tab S7 ko. So ito yung product. So connect na siya. So nag-connect ako ng ito, yung Bloody Mouse from A4Tech. Tapos yung Razer that other ko na keyboard. So ayan siya. Ito yung Bloody Mouse, ito yung Razer. Then nagkabit ako ng isang 1TB na Seagate na drive. So makikita nyo, everything is functioning. So yung may ilaw yung mouse natin. So ito, subukan natin yung mouse natin. Ayan siya, makikita nyo yung mouse si screen. So ayan, so wala naman ako nakikita ng ganong delay. Very manageable naman yung ano niya, response niya. Pati sa click. So yung keyboard, nakikita na naman natin may ilaw siya. So pwede natin siyang subukan, no? Siguro I think subukan natin siya sa I think sa Samsung Notes. Yan. So mag-add tayo ng notes. Okay. So yan, tingnan natin. So makikita nyo, so gumagana yung keyboard natin. Okay. And then pagdating naman sa flash drive, so punta tayo sa My Files para pwede natin buksan kung or binabasa yung storage na ano natin. So makikita nyo, ayan ang USB storage. So 1TB. So
So, ayun siya yung laman niya. So, yun. So, makikita nyo, may ilaw doon, nagre-read sa ating bubuksan siya. So, yung product is very functional talaga para sa mga, lalo na yung tablet, gustong gawing parang substitute for the laptop. So, yun nga, itong product na to, meron siyang mga iba't ibang ano pa, tawag nito, hub na for other function tulad na lang ng yung internet connector. So, yun nga, hindi ko lang talaga kinuha yung maramihan na yung mga sinatawag nila mga 16-in-1, 9-in-1, kasi because ayoko naman kasi na pag yung isang unit is nasira na, is madadamay na yung buong system niya. So, using a Galaxy Tab S7 Plus, so nagpa-function siya. So, guys, kung let's say mahal yung mga keyboard at mga mouse na Bluetooth, so ito pwede nating gamitin para sa mga wired. So, yan, wired. Bali may mga ano rin naman ako Bluetooth device na ano, pwede rin siya dito, like yung Razer headset ko na Bluetooth siya. So dito ko ginagamit yung dongle niya, sinasalpak. So okay naman siya. So wala siyang problema. Wala rin siyang lag. So guys, kung medyo naging interesting yung video ko, gusto ko sana i-like and share niyo lang. Spread nyo sa ibang may mga Galaxy Tab S7 pa, sa mga may Android na, no? So para makita nila, para magkaroon sila ng idea kung ano yung product na bibili nila, kasi sa dami ng ganitong klaseng produkto sa Lazada, hindi natin alam kung ano yung magpa-function sa atin, especially yung base shoes, maraming hinahanap na compatibility. So, ito, isa sa mga ma-advise ko sa mga may Android user. So, gumagana siya sa Android tablet. So, pwede rin siya sa phone kasi sinubukan rin siya sa Android phone. Siguro, sa next review ko, itatry kong subukan siya sa iPad Air 4. Kasi since ang iPad Air 4 is, I think, USB Type-C na rin yung dito sa may charging port niya. No? So, guys, like, subscribe nyo lang and share sa others yung knowledge natin. So, bali, dito po yan sa ano lang, Pinoy Tambayan. So, guys, good night. Thank you. So, yung kung saan ko siya nabili, ilalagay ko na lang yung link. So, ito yung ano niya. Ugreen USB-C Multifunction Adapter. Yan. USB Green Type-C to HDMI plus USB. And of course, meron siyang power converter. So guys, thank you. Thanks for watching. And guys, hindi ko siya nasubukan pala sa ano, no? Sa HDMI, no? Siguro mag-ano na lang ako, insert na lang ako ng video na sinubukan ko siya sa HDMI. So thank you guys. Hopefully sana meron kayong napulot sa video ko dito lang sa Pinoy Tambayan Channel.